lalaki. Sabi niya, Pastor, papakilala ko po lang sana sa inyo yung aking magiging asawa. Okay? Ano sa tingin niyo kasama niya, babae, lalaki? Ha? Babae, lalaki. Sabi niya, papakilala ko lang po sa inyo ang aking magiging asawa. Nung marinig niyo yun, ano yung naisip niyo, babae, lalaki? Ha? Kasi hindi na problema ngayon, kailangan pagkakulo ng mundo. Sa ibang bansa, pag sinabi sa ibang papakasal at pagkakasawa, hindi sigurado kung lalaki o babae yung kasama niya. Yun ang isang napakagulo sa mundo ngayon. Pero ito na ang babae nito, ang kasama niya, lalaki. Sabi niya, sabi ng pastor sa kanya, oo, bakit mo naman naisipan na magpakasal na sa kanya? Ito ba yung tinanong mo kay Lord? What did God tell you? Sabi ng babae, sa kanyang pastor, Pastor, wala ko yung mga sinabi si Lord. Kaya alam ko, mahal na po siya yung lalaki. Sabi ng pastor sa kanya, bakit mo naman siya minahal? Kasi po, ang ganda-ganda ng ilong niya. Sigurado ko yung hindi ako yun, ba? Okay. Sabi ng pastor sa kanya, yun lang ang dahilan. Opo, pastor, kasi ang pangako niya, ang ganda ng ilong niya. Sabi ng pastor sa kanya, anak, pwede ba malalaki ang kapakulit? Kung yun lang ang dahilan, parang nagugunahan ako sa iyo. Tapos na, tinanong niya yung lalaki, sabi sa tanong ng pastor sa lalaki, Sir, ito kasi maligat yung lalaki sa babae. Is she the first woman? Sabi ng lalaki, Pastor, hindi po. Siya po ay magiging number 5 ko na. Diyan nangyari ko sa ibang bansa, kalim. Dahil yung first woman. Sabi ng pastor sa lalaki, sabi niya, bakit? Ano nangyari sa mga naging asawa mo? Kasi po, pastor, pagkatipas ng ilang mga taon, namamatay po si lahat. Yung number 2, number 3, number 4, namatay po lahat. Umalik ulit yung pastor sa babae. Sabi niya, ano, gusto po bang ituloy natin? Sabi na ang babae, pastor, pastor, mag-ibigay na lang po ulit ako. So, sometimes, mayroon tayong mga desisyon. Sabi natin, pinag-pray ko na kay Lord. So, sabi niya, hindi na okay na yun. Ito yung mga signs ng confusion. Yung mga believer, for them to be confused, madali din din din. Kasi kung isa, hindi nga nila alam na totoo. Pero for us, who are believers, who have said a while ago, and have said in many ways and many times, that we are here for Him. Pag tayo ang may confusion, malaking problema. So tonight, I want you to know that the spirit of confusion is like a terrible child. But if we keep it, it will give us lots of problems and will prevent us from really achieving yung purpose ni Lord sa atin. Yung alam kasi mawala, nararamdaman na malayang na naalala ko minsan, hinahanap ko yung aking salamin. Nakaikot na ako sa loob ng aming bahay. Tapos natanong ko na yung lahat ng kasamahan namin sa bahay. Tapos, sabi ko na saan ba yung salamin ko? Salamin ko. Tapos biglang tumama yung aking driver. Sabi niya, Kuya, ayan, ayan, ayan. Suot mo. Sabi niya sa iyo, senior moments. Or, ang future. May hinahanap tayo ko isa na nasa atin. Ang dahilan, dahil sa dami ng ating iniisip, hindi natin kailangan kung naalaala yung mga ginagawa namin. So,
confusion, especially for believers. I think the guy now loss of memory, forgetfulness, and looking for things that are already there. We need to tackle it. Because many problems na meron tayo is because of confusion. Ano ba mga problema natin? Kumisan ang mga problema natin na only intimate with God, pagkakatulad ito, meron tayo katawag natin conference, pagka meron tayo encounter, pag meron tayo events, meron activities, pagka may campus rep, ang antipas nila natin sa Panginoon, manalig. But other times, we do not hear the voice of God. Tayo ay laging malayo at hindi na nararamdaman ang Panginoon. Dahil doon, yung mga confusion na personal at nagdagdagan pa, nagdagdag na confusion, dahil tayo may nabubuhay na may maraming mga kasama. Kaya tayo ay nagbubuluhan. Kaya pagka tayo ay kahit anong marinig natin, nakala natin ay totoo. Pag nagsabi ako ay pastor, ako ay propeta, naniniwala tayo. Pag may nagsabi na ito ang sinabi ni Lord, naniniwala na tayo. Tapos na nagdagdag ulit ang ating kaguluhan o kalikuhan ng ating pag-iisip. Ang iba nga, dahil sa dami ng confusion, ang nangyayari naman, kalimat-limat kung saan-saan. At ayaw natin mangyari yun dahil tayo ay tapat sa ating Panginoon. The Bible says in 1 John chapter 4, verse 1, have you not test every spirit, believe. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit so that to see whether they are from God, for many false prophets have gone into the world. The problem is, we ourselves sometimes cannot test our own spirit. Kaya kailangan natin ng katulong na iba. Ano ba yung mga signs ng confusion? Alam mo, siguro naman natin, di ba? Ano yung mga tamang ginagawa, di ba? For example, ano yung fourth commandment? Ha? Hindi na nakatatanda. What is the fourth commandment? O yung fifth commandment, ano yun? Alam, fourth commandment? Mga pastor, ano ba yung fourth commandment? Honor your father and your mother. Diba? Dito lang sa ulan ito, yung honoring your father and your mother. Sabi natin, ang lalakas ng ating praises. Diba? Pero kung isang confused na kagal tayo, we do not honor our parents. Ano? Kung minsan nga, kakalungkot bilang mga pamula, kung minsan, hindi na nakakasakit din. Mas naniniwala kung minsan kayo sa inyong mga teacher kaysa kay daddy at kay mommy. Isa pa, kung minsan mas naniniwala kayo sa inyong pastor at kung minsan sa leader kaysa kay daddy at mommy. Is that good? No, it's not. It's confusion. Kasi dapat uunahin natin ang ating mga magulang. Talagang sila ang kaya tayo na narito sa mundo. Ang natang i-describe ko na mga kanina, yung isang napakalaking problema ngayon sa buong mundo. Ginawa ng Diyos na babae at lalaki ang magsabi sa Genesis, di ba? Iiwala babae at ng lalaki at ang kanilang mga magulang at sila'y magiging isang laman kasi silang magsasama kasi ginawa ng Panginoon babae at lalaki. Sa kasalukuyan, sa ibang basa dito rin, pinaglalaban na pwede nang magpapasal ang babae sa babae at ang lalaki sa lalaki. Ano tawag mo doon? Hello, di ba? Ano ba? Hello, di ba? Dahil ang ginawa ng Diyos, babae sa lalaki, hindi babae sa babae at lalaki sa lalaki.
Sabi naman, siya lead his parents and cleave to his wife. And they shall be one flesh. Ngayon, ang magkakabaluhan sa mundo, pareho ng babae, nagtatanan, at pareho ng lalaki kung isan, nagtatanan. At sa pagpinamamaganda ng makakalungkot, na confused ang mga kapataan, at lalo tigil yung mga nasa labas, yung wala pa sa Panginoon, those who are in the house of God, who say that they are born again, but they do not live the faith that they claim. Diba? Sino na kong confused? Sila. Naka-confused din tayo. So, kailangan pag-usapan talaga natin ang mga bagay na ito. So, what is the bottom line? Nakalagay naman yan? Okay, bottom line. Dapat natin pag-usapan, confusion can be properly handled when expectations are understood and put in proper perspective. Kailangan ilagay natin sa tamang lalagyan ang bawat expectation sa ating ng mga tao at natin din upang mawala at mapapaksak natin ang panel ng confusion. When we are overwhelmed by expectations, ang totoo tayo ay nape-pressure. Ano ba yung example ng expectation para siguro maintindihan ninyo? Kayong pinag-aaral ng inyong mga nanay at mga tatay, yung meron iba sa inyo, ang gusto ko pa ng mga tatay at nanay ninyo, kayo ay maging first honor, top one, top two, top three. Di ba? Kung isang ganun, yun ang expectation. Pagkaganan ang expectation ng pwedes nyo, anong nararamdaman nyo? Nasa-challenge ba kayo? Or? Nape-pressure. Di ba? Meron bang masama sa kanilang gusto? Wala naman. Kaya naman, kayo ang kailangan mag-rise up not sa challenge. At hindi ko sinasabi, hindi rin dapat magsigapan yun. But because of their expectation, sometimes you will do something para lang makuha yung mga bagay na yun. Nakakalungkot kung isan, gagawa ka ng mga bagay na hindi naman tama. Dahil ang doon sa pressure na ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang na maging number one. Diba? Isa pa, habang nagtrabaho mo yung bagay nyo, kung minsan, meron pang ibang forces na makikilala. Lalo na kayo sa edad ninyo yan. Gusto mo number one, pero gusto mo rin na hindi ikaw maiba sa iba. Tama? So gusto mo number one, kung minsan pa nga, hinahakol lang isa, ng iba ay lalo na yung mga lalaki kung minsan, siya ang patinawag natin dito, heart trap ng buong hapus. Tapos ako man, yung pinagkakatuluan, yung kilim na kilim sa inyo yung mga babae, di ba? Meron naman ng mga babae na ang ine-expect nila lahat ng mga tao, lahat ng mga kaibigan nila ay lilingon kapag tumaan siya. O, expectation niya, no? Expectation niya para sa kanyang sarili. Dahil sinabi ng lahat sa kanya, ang ganda-ganda mo, ang guwapo-guwapo mo. Tapos tatanungin ka bigla ng iyong mga kaibigan at kumisan ng inyong mga parents mismo. May point na. Tapos, iisipin mo ngayon, ang hinahanap nito, kailangan magka-boyfriend ako. Meron na naman ba ang expectation, magpo-boyfriend ka at magnanakarawan ka sa klase. Kaya mo? Pwede. Pero confused. Dahil meron na itong expectation na nagsasabay. At isa pa ito, ito yung pinakamahirap na expectation lahat sa lahat. Especially for us. We are trying to please God in many ways, but at the same time, we want to please everybody in our school. Ayaw natin paiiba. Nangyayari ba sa inyo? Ba? Ba?
Ay, ano ba talaga? Diba? Ito ay makin na eh. May ilaw ba? Makatungo pa kayo na o sa inyo? Diba? Yung expectation. Kaya, number pressure. Alin ba ako na yung maging number mo sa klase? Or matuto? Or magka-boyfriend? Kasi lahat ng may boyfriend o may girlfriend? Ano ka na ba? Alam mo, ang signal ninyo, kaya pagkaya kayo pumasok ng kamataas ng kolehiyo na, tapos ng mag-aaral, meron pa nga bagong papasok na expectation pa ulit. Ilang mapipakalan, kailangan mapromote ka, kailangan mapromote ka, kailangan napin ka na mag-usay na salesman. So ano resulta? Frustration, depression, and a sense of hopelessness can result because of all the expectations ng mga tao sa ating kapaligiran. Now, ano dapat natin gawin? Ito yung gusto kong i-suggest ngayon kami. Because we cannot avoid people from expecting something from us. Hindi natin may iwasan yan. Tayo rin naman. Lagi tayo, lalo ng mga self-leaders, di ba? Ito dito yung self-leaders na nagtatago, ayaw nyo. Di ba? Gusto nyo, yung mga self-members nyo, maging self-leader din. Tama? Amen? Tapos, ano mang sabi nyo sa kanila? Para lang nagsasalita sa pader. Ha? Pag didevotion ka, hirap na hirap siya. Di ba? Kasi, pinag-usapan niyo yung isang gabi, di ba? Yung isang araw, pinag-usapan ni Pastor. Ngayon ang umaga, di ba? Mas maraming oras sa Facebook. Kasi isi-share ko ang aming devotion sa aming mga cell members through Facebook. Okay? Tama ba? Kasi lahat ng message namin doon sa through Facebook. Ang problema, dapat ay 5 minutes lang, ang nangyayari 5 hours kasi lahat ng kanya cell members tingnan niya kung ano ang devotion. So, nakuguluhan, di ba? Kaya naman masama dahil hindi nga bagong technology. So, ang ginagawa natin ng isan, sinasyan pa kung na lang natin yung ating kapaligiran sa atin. Kung nangyayari, lalong pressure. Okay? Are you following? Naiintindihan niyo ba ang pinag-uusapan natin? O wala ba nakakaintindi sa pinag-uusapan natin? Ha? Ako yan na ang hindi nakaka-confuse na rin ako kung ano pag-uusapan natin. Pwede ba bumalik na lang kayo dito? Kasi Pastor Norman kasi sabi niya, So, how can we achieve victory over confusion? Hindi may iwasan. And some of the expectations are really good. And being confused is normal. The problem is, how can I avoid committing mistakes or making sins even though I am confused? Amen? Hindi nyo may iwasan yun because we are limited. Our intelligence not enough. Merong mga bagay na wala tayo na meron yung iba. Ang gabi natin hindi, yung iba mas matalino kayo sa atin. Pero yung demand para sa kanila at para sa atin, parehas din. So we need help. So ang unang paraan so that we can tear down the walls of confusion is this. Get advice from wise sources. Have a coach or a mentor. Kaya namin i-encourage natin na magkaroon ng self-group. Kasi kapag may self-group ka, meron pa ang coach. Sino yung coach mo? Yung self-leader. Sino ang coach ng self-leader? Yung pastor. Diba? Sino ang coach ng pastor? Yung kanyang mentor. Okay? Sino ang coach ng kanyang mentor? Yung kanyang mentor pa ko eh. Yan din alam ko ilang layers. But the bottom line is life is getting easier if you seek advice from wise sources.
Sabi kasi sa Proverbs 5:22, without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Meron isang tao, meron na example. Hirap na hirap siya, confused na siya noon. Sa dami ng tao na pinamamahalaan niya si Dios, si Moses. Diba? Si Moses, meron siya 2 million people na kasama, yung araw. Lahat ng kanilang problema, problema niya. Dumating yung kanyang kailan. Nakita yung kanyang ginagawa. Ang sabi ni Dios sa kanya, pag hindi mo ginagawa ang ginagawa mo, hindi ka makatatagal, eventually, ibigay niya ang mahala. Walang mangyayari sa kanya. So ang sabi niya, i-organize mo yung mga tao. Siguro, bumili ka ng mga, meron din itong qualification. Tignan niyo sa istorya nila, di ba? Yung good men, reliable men, tapos yung mga may tao sa Diyos, at yung i-assign, meron over 50, over 100, over 1,000. Dumali yung trabaho. Pero dahil meron na nagdag na coach, tanda natin, wala naging successful by himself. Sa anumang larangan, sa sports, sa music, sa business, sa gobyerno, sa buhay, kung walang mentor. Dahil ganito ang totality ng buhay. Kapag ikaw ang gumagawa at ikaw ang nag-evaluate, akala mo lagi tama ang ginagawa mo. Ayaw malaman na mali ang ginagawa mo. Pero pag meron nagsasabi sa iyo na ito yung mali sa ginagawa mo at ikaw ay marunong magpasakop at sumunod sa kanya, maayos yun. Okay? Ako ay isang avid golfer. At ba, alam mo yung golf? Yung mga laro ng bata mo ba no? Kasi yung bola, kahatawin tapos susunod na hahanapin. Kahit siya tumunta tapos kahatawin ulit. Yun yung laro ng golf. Alam niya? Sa amin, pag hindi ka nagpaturo, kahit araw-araw maglaro pa ng laro na yan, hindi ka magiging mahusay. Kasi ano gagawin mo? Di ba sabi nila, practice makes perfect. That's wrong. Practice makes permanent. And if you are practicing the wrong thing, you will be permanently doing the wrong thing. Para mawala yung bagay na yun, kailangan meron mag-observe sa'yo. Kasi diyan sa goal, forma pala, alam mo kung sino ang marunong. Kulay pa lang ng mukha, ano pala, alam mo na. Kahit ano na larangan ng bukas, di ba, pag nagka-basketball kanina, makakakot sa kanila, gusto mong sumali, pero pagka sumali ako, baka mamaya, wala na tayo ng ninyo, makikita kayo, makaka-stretch na ko mamaya, eh hindi ako sumali kaya sa akin. Kahit anong kantya mong gawin nila, hindi ako sasali sa kanila kasi bata pa sila eh. Noon na pa noon, kaya ko kaya. Pero balo pa rin ako kahit ng coach gawin sa akin. So ano ibig ko sabihin? Kailangan meron titinig sa ginagawa mo para malaman kung ano yung effective na pamamaraan. Para hindi masayang yung iyong effort. Para hindi masayang yung ginagawa mo. Okay? Kasi meron kang inuulit-ulit dahil yun yung madali. Meron kang umisan yung madali, yun yung mali. Amen? Diba? Patulad nyo, ano ba yung madali? Pangopya o pag-aral? It may be your mentor, may you be your leader, may be your pastor. Kahit sa ang larangan ng buhay, kailangan. And the best coach na walang bias, ang totoo, ito ulit-ulitin ko sa inyo.
the best coach for your life, especially kung sila'y mga anak nilang kami o ano, ay ang inyong kamakulang. So do not be confused. Dapat na muna natin pagkinggan at muna natin patanungin anuman ang ating problema is our parents. Pero, nakikita natin, meron silang problema rin, kung natin silang masolve ang kanilang problema. Kasi sila ang pinakauna magtunay na magmamahal sa atin. So, your coach or your mentor can always help you evaluate your situation. Okay? So, sino dito yung may coach niya? Na, alam na. Dahil kayo sila member na. Tasa kamay. Sino dito yung hindi pa sila member hanggang ngayon? Sila member ka? Alam ba? So, alam mo na kung sino yung coach mo, tama? Aside from your parents, yung leader, yung aming sa inyo. Well, I will talk about this. Kasi ito yung ating pamamaraan. Kasi kailang meron proseso na pagdadaanan para tayo ay maglago talaga sa ating relasyon, sa ating vision, sa pagdidigod sa Panginoon. Pagalawa, do not panic. Pagka nagkukuluhan ka, do not panic. Keep your cool. Yung mga taong cool, walang uul. Okay? Hindi ito nakalikod. Tawa? Hindi, pwede nakalikod dito. Pero uul sila sa pulibati. Okay? Kasi yung mga pag-iblabi na yung rash quick reactions rarely supply lasting and good results. They are often wrong. Katulad ko ang sinasabi ni Pastor Henry ng umaga, si Peter, ito yung tao di na nag-iisip. Banat na lang banat. Lagi siya hot. Hindi siya cool. Di ba? Meron agad siyang immediate reaction, quick solution. Pero alam natin, ang nangyayari sa kanya, ilang beses siya mag-review ng ating Panginoon. The point, nasabi niya sa kanya, get me behind me, Satan. Sinasabi sa kanya. Dahil hindi mo na siya nag-iisip, ginagawa lang niya at dinalabas sa kanya ng bibig. So, pag tayo ay nag-uulan, ano na pa muna natin gawin? Ano yung muna mong ginagawa kapag nag-uulan ka? Hey! Hey! Diba? Tama, sila yung nasabi ng prenta sa kamay. Namumukya lang yung iba. Okay? Diba? Kasi yun ang tama talaga. Keep your cool, always pray. Okay? The more difficult the problem is, the more you need to pray. Katulad nito ang ating event na ito. Gusto ko pasalamatan muna ang Panginoon, pangalawa yung mga taga rito sa Malolos, because they really pray hard so that they can bring us to this place. And I really want to honor the Lord and praise Him. Kasi ang itong kami na ipupulong-pulong ng mga elders, akala namin ito sa support ng Lord. Pero kung ang Panginoon, diba? Kapag sigurado ni Lord, ang buhay na paraan, ang buhay na kanila, sigurado makukuhag yan because we kept our cool. Because we call on the one who can keep us cool. Ibig sabihin, malalse ang pag-iisip, alam natin ang ating ginagawa. Sabi sa James 1:19, sabi niya, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Kailangan cool lang tayo. Normal lang na maroon ka pressures from all angles dahil maraming interesado sa inyo. Tandaan niyo, kapag ka walang nagre-react sa ginagawa niyo at walang mapansin sa inyo, mas lalong malungkot ang mundo. Di ba? Yun dito yung tumatawa na walang mapansin sa kanya.
Gusto natin tayo yung somebody is looking for us, giving us importance. And thank the Lord for your self-leaders. Kasi sila yung nagbibigay sa inyo ng importansya. Of course, kung isa, kinahihirapan kayo, pero they are doing that because they believe in you. Diba? Ang pinakatao nakakalungkot ang buhay kapag wala lang tumapansin sa kanya. Tama? Kaya na kayo, kung gusto nyo mapansin kung ano-ano yung inyong ginagawa. Diba? Tama? Pero kahit walang tumansin sa atin, tandaan natin ang ating Panginoon, hindi tayo ulitin. Lalo tayo papansinin ang ating Panginoon. So, number one, get advice. Number two, unang panic. If you are confused, pray. Keep your cool, pray. Okay, huwag yung mailan sa akin na sa mga magpe-pray. Some of the things na nangyayari kapag ka tayo ay hindi naging cool at naging hindi maingat at papanik-panik, hindi nag-iisip, hindi na mababawi. It is forever there. Some damages are permanent. Number three, determine the sources of expectation and prioritize the influences. Ito dapat natin isipin lagi. Kapag merong ipinagagawa sa atin ang unang sino ang tao, especially even those that who are above us, who we think are caring for us, bago nyo gawin, isipin nyo muna, bakit niya ipinagagawa yun sa amin? Okay? Magulang din nyo ngayon kung minsan, di ba? Kahit tagihan ninyo kung ano bang di kayo, for once in your life, meron na kayong naging crush. Tama na? Wala ba? Tama? Magkaroon kayo ng relasyon. Maari. Diba? Meron na iba rin siguro dito na narinito ngayon, sana naman mali ako. Narinito siya dahil narinito ang crush niya kaya gusto niya makasama ng araw-araw. Tingnan mo yung katabi ko, makaya niya. Ha? Hindi mo halatar kita, ha? Kahit ito tayo, tapos lahat yung sundan mo. Ha? Ha? So, ano yung ibig ko sabihin? Kung yung tao na yun ay tunay na nagpapahalaga sa'yo, hindi siya mag-expect sa'yo na gagawa ka ng anumang bagay na ikakasama mo. Ulitin ko, ang tao na nagmamahal sa'yo na totoo ay hindi ibig kung merong expectation sa'yo na ikasasama mo. Amen? Diba? Yung mga babae, diba? Nasabihan kayo ng inyong crush dahil nakapiling kayo. Tapos hindi sinagot nyo naman. Nakakadalawang text pa lang, bumatuwa ka na. Ayaw na tayo, ayaw. Ganun pa ang tao, diba? Tapos, pero kung narinig nung isang araw, tatlong araw na lang ang boyfriend na lang siya, hindi pa lang yan, hindi pa alam na ang kanyang girlfriend na boyfriend. Na sino pala yung relasyon na mag-pull. Mag-pull na sila. Diba? Pero pag mga MU, MU, diba? Alam na nito sa team na MU? Kung halukoy, ano pa? Maling unawa. Yun, mag-isang umiibig daw.
natin naman na si MU. Maling unawa. Okay? So, pag meron nagsasabi sa iyo na gusto ko itong gawin ko, kailangan basahin mo kung bakit niya pinagagawa sa iyo. So, ulitin natin, kailangan magkapapanik kasi kung talaga meron interest sa iyo at meron kang mahapagpagkakalina sa iyo, di siya magre-request sa iyo ng something na ikasasama mo. Amen? So, hindi ka dapat ma-confuse kasi maraming pinagdadala sa atin ng Panginoon kung minsan ay pinagpakilong actually yung haaway at ipapadala. Kaya siguro narinig nyo na ito. Padas. Di ba? Padala ni Satanas. Okay? Ha? Yan kailangan yung hindi mo. Bakit ba niya sinasabi? Bato? Gusto ba niya mag-take advantage sa atin? Talaga ba kung ito na he cares? Di ba? Kasi ganito yan eh. Pagka aking pumayag, maraming pwede mangyari. Kasi napakahirap na, di ba sabi niyo? Kaya mahirin ka dito at ito isa sa mga pwede niyo. Hindi ako mapag-devotion dahil napakarami yung ginagawa sa school. Ang daming thesis, ang daming assignment, closing na, di ba? Hindi ka makapag-send group. Pero nung mga nakakarang araw, ano yung ginagawa? Di ba? Nasa ano yung nakakarang araw? Nasa computer siya, nagagala, WWH, walking by home. Sige, basta naroon. Sige, nagawa niyo. Okay? So, kailangan makita natin, napakahirap na marami kang inaasikaso. Kaya kung meron pa kung yung mga expectation kasi, kaya ka dapat mo unang mag-boyfriend. Dapat matagal na lang sinasabi ito, di ba? Ang nagmamadaling mag-boyfriend ay may pera na ako. Di ba? Ngayon, wala ka pang pera, eh,
pera pa ng nanay mo at tatay mo, ang hawak mo, ilagay mo yung isang ilin ng pera at taas yung kamay. Meron na ba? Kung may special offering tayo, kung ito sa mga may pera na. Okay, kung may pera? Ba? Pag wala ka pang pera, madali lang ang solusyon. Mangingin ka lang. Pero darating yung panahon, you have to make decisions doon sa kung anong meron ka, saan mo ito gagawin, saan mo dadalhin. So today, kailangan mag-practice ka na kasi kung hindi ka praktisado at sanay sa mag-design doon sa mga maliliit na bagay na yun, mahihirapan ka mag-design later on sa malalaking bagay. Okay? So number four, kasi kanina dadahilan natin, yung marami tayong marami tayong busy, busy na tayo. Pero ang totoo, saan talaga pang busy tayo? Ha? Kung minsan yung busy, busy. Diba? So, examine your schedule, include some rest, spend it with the Lord. Bakit with the Lord? Kasi siya yung mayroong wisdom. Diba? Sabi sa Proverbs 3, diba? Trust in the Lord and lean not on your own understanding. Ito yung paraan. So, huwag kayong masyadong magpunyag, di ba? Huwag masyadong magpahod. Kailangan talaga ng ating katawan ng rest. Actually, ngayon, nararamdaman ko na gusto niya ng mag-rest kasi nag-basketball at nagpapano pa. Pero, hindi sa araw-araw, you need yourself some time for rest. Kasi, ganito ang buhay ay proseso. Sa ating vision, meron ng pinaka-importante ang mga bagay. Pag nasunod mo ito, actually, dadali na yung buhay mo. Meron apat na important meetings to review. May mga nagtumaan sa encounter, what are the four important meetings? Mas nagtatak sa mga mahal, sino yung nakakala? Bibigyan mo ng pambili ng chocolate pagka nasabi sa akin, sino yung four important meetings na dapat ay ina-attend mo at hindi pinawawala sa schedule mo. Kahit anak ka ng pastor, kumala mo, iyon ko na yun. Sino, isa lang, ha? Yung unang makatayo at masamit ang important meetings, bibigyan ko na pambili ng chocolate. Devotion. 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 Devot
Sunday, training. Diba? Yun. Daily time with God, cell meeting, Sunday celebration, and training. Sino nakakatupad lahat ng more important meetings? Okay? Actually, tama lahat. Nasagot nyo, may malang pagka-present. Okay? Gusto ko lang natin na verify. So, anong ibig ko sabihin? Kailangan, so wala ito ang pagkasasya ko na pagka-present. Okay? Hindi ko kasi namin na yun ang pagkasasya ko na magkita ko lang matingin eh. Pero sa kailang may yung lumating, kaya lang siya ay bagong mag-graduate sa encounter. So, pagkita na natin, okay? Ibayos ako sa kailangan. Konsultahin niyo yung inyong mentor. Amen? Magpatulong sa kayo sa kanya. Pagka sa kanito, nahihirapan ka sa iyong assignment, magpatulong ka sa kanya. Magpanesyas ka sa kanya. Pwede yun. Di ba mga leaders? Are you willing to do that? If you care for yourself at first, you will be willing. Okay? And lastly, tama ba lastly? Kailangan, you have to focus giving hope to others. Pag ito yung naging focus mo sa buhay mo, that you are changing your priorities and your desire from receiving to giving, madali na yung pag-design at mawala ang confusion sa buhay mo. Kaya tayo nahihirapan lagi sa ating buhay, ang gusto natin ay laging kapi. Pero pag nagsimula tayo, ang ating sarili ibigay sa ibig sabihin, we have to start deciding someone. Magkakaroon ng pagbabago. Ang priority niyo sa buhay at ang iyong confusion, mawawala rin. Ang inyong mga magulang, nung bago sila naging parents, katulad nyo rin. Tandaan nyo yan. At pagka kayo ay nagkaroon na ng anak, sa kanyo maintindihan yung ano nangyayari sa inyo ngayon. So, yung spiritual level, kung gusto natin ma-experience agad, kung paano mag-alaga ng anak, magtayo ka ng cell group. Amen? Kasi pag meron nang umaasa sa'yo at meron nang kumukonsulta sa'yo, doon mapapago yung inyong pananay, yung ating tingin sa buhay. Kasi unang-una yung inyong cell members mismo ang check and balance nyo. Meron dito mga cell leaders na kabataan pa rin. Pag alam nyo na may nagpapantay sa inyo at siya gusto nyo, so, kailangan mag-disciple ka para merong magpapantay sa'yo. Para ko ay meron ng spiritual children. Maayos ang priorities mo. Kasi ikaw ay nagbibigay na, hindi na lang humihingi. Nagbabago ang attitude. So, talaga ang solusyon sa buhay, take responsibility. Be responsible to someone. Disciple someone. If you want to have no confusion on what you should do, your disciples can also help you pray. And you can pray for them. So, kailangan ang solusyon natin dito, tayo ay mag-alaga ng ibang mga tao. Let's have an attitude of giving, not receiving. Sabi sa Acts chapter 24, it is always better to give than to receive. Amen? Pero pakinggan nyo naman. Magbigay, hindi tumanggap. Pag ikaw ay nagbibigay, kasi katulad niya, di ba? Katulad kanina mo, kung lahat ay bibigyan mo ng isang parang marami, kailangan mag-budget ka. Pag wala kang iniisip na ibabudget ang oras mo, talagang hindi mo magagawa. And life becomes more easy and simpler the more you get involved in something good. Amen? So ngayong gabi,
Alam mo, ang away bitindigil. Nariyan siya sa ating kapaligiran. Ipinitin niya ang halaman, yung mga lakot pinakilaman natin ngayong gabi dito sa ating conference. Gusto kong iwanan ko sa inyo, isang listahan ng dapat ay kamisahan natin para mawala yung confusion sa buhay. I-display natin niya isa-isa. Hindi ko alam kung kamisahan nyo nito, but these are the core values that will help you cope with the confusions in life. If you understand this and you practice this, sabi dyan, the core values of intentional discipleship. Intentional discipleship, ito na natawag natin dito. Ito yung bagong term na gagamitin natin. So, tumayo kayo lahat. Gusto kong basahin natin ito dahil dapat nakita na namin ang karamihan sa atin ito. Ito yung dapat na maging tatanungin mo ang sarili mo. Kung totoo na gusto kong hindi maguluhan sa aking buhay, dapat ito ang mga bagay na nanonood at totoo para sa akin. And as we lead this together, let's ask the Lord na sana ito'y maging totoo sa atin. Okay? So number one, the core value na dapat natin isipin, I am a true disciple. Masahin mo? Ang mga pangalan na message. I am a true disciple. I am a true disciple. I am a true disciple. Ano ibig sabihin ng disciple? Disciple is someone who follows a mentor. A disciple is someone who submits to a leader. A disciple is someone who studies the word. A disciple is someone who is willing to lay down his life for somebody that is for Jesus. Number two, I am called by the vision. What is our vision? Making souls and making disciples. So every decision na gagawin ko, tatanungin ko ang sarili ko, ito ba'y nakakatulong para yung vision na nasa akin ay mangyari? I am called by the vision. Ang vision ko, gusto ko lahat ng mahalaga sa akin, lahat ng aking mga kaibigan, lahat ng aking mga kapag-anak ay makakilala sa Panginoon. Because without God, they will be hopeless. They are hopeless. They are condemned. So I am caught by the vision. One, two, three, four. Go! Value, core value number six.
Muslim. Alam niyo nang ibig sabihin ito? Walang panahon na sinasayang sa mga bagay na hindi nakakatulog. Ang computer ay pang-research at pamisan-misan ay social interaction. Ang computer ay hindi paglaro ng mga games na nakakasira ng utang at nag-iisip. Okay, ang computer ay ginamit ng Diyos para lumali ang pag-research. Ang computer at iba pang mga dahil itong gadgets ay hindi para makakonekta sa mga tao kung wala natutulong sa atin. So I am for you, I will use my time wisely. 1, 2, 3. Marunong na pala kayong umasa, no? Nakatagalaman nila. Okay, number 7. I value a lifelong relationship. Ano yung value ng lifelong relationship nito? With the Lord, with your Savior, with your parents, and with your future partner. Pagka kayo na